Nagtatanong po, ito pong si Sir Benji Contreras. Can Alan Troy Sasot be sued for inciting to sedition? Ang mga comment po dito na mababasa po natin ay mga sumusunod. Desperado na tong mukhang kinalawang ng mga tornilyo sa utak, ayon kay Lay De Leon, ayon kay Alfredo Giuliano Jr. Pansin ko lang dumadami na nagiging baliw kay PBBM. Basher. Ito namang hindi ko mabasa ang pangalan. Unahin muna yung dating presidente na nag-uulyanin. Nabuang na. Ito naman, yan ang mga klase ng tao na mas gustong bumulo ang bayan para lang sa pansariling agenda nila. Ang mali at baluktot ay pilit na tinutuwid kahit nakitang-kita na maliwanag pa sa sikat ng araw na baluktot at mali. Sa sobra nilang pagdepensa sa idol nila. Mula po yan kay Anthony Reyes. Ang tanong, ano ba ang sedition? Ano ba ang inciting to sedition? Hindi po ako isang abogado, ako po ay isang criminologist. Kaya sa perspektibo lamang ng criminologist natin pag-aaralan ang sedition at inciting sedition. Ganito po yan, hindi maaaring magkaroon ng inciting to sedition kung walang presensya ng maaaring maging presensya ng sedition. Kaya dapat, alamin muna natin ano ba ang ibig sabihin ng sedition. Ang pamantayan po para malaman natin kung ano ang sedition ay ang batas na nakasulat po sa Revised Penal Code. Ito po ay naaprubahan noong December 8, 1930 at nag-took effect po ito noong January 1, 1932. Ang sedition po in particular ay mababasa po ninyo sa Article 139 ng nabanggit po na Revised Penal Code. Basahin po natin kung ano po ang sinasaad sa batas. Sedition, how committed? The crime of sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods any of the following objects. Ito po yung mga objective, ha? Alinman sa mga objective na ito, sa kaparaan ng ginawa po nila sa pamamagitan ng pag-aaklas publicly at tumultuously. Ang ibig sabihin po ng tumultuously, when a group of person composed of at least 4 individuals na armado. Ano? Pag sinabing armado, sapat na ang mga nakakapanakit na mga bagay katulad po ng baton, bato. Hindi necessary na kailangan merong armas. Kasi pagka armas na po ang pinag-uusapan, eh lalabas po na rebellion na yon. Mababasa nyo naman po ang rebellion sa Article 134, rebellion or insurrection. The crime or rebellion or insurrection is committed by rising publicly and taking arms against the government. That is the difference between rebellion and sedition. Parehas po sila by rising publicly, pero the difference is that sa rebellion is taking arms against the government. Sa sedition, sapat na po yung tumultus act. Ibig sabihin, group of at least 4 person na armado ng mga kung ano-anong makakapanakit na bagay but not necessarily firearms at nanggulo po sila para po i-attain ang objective na ito. Ano-ano po yung mga objective? To prevent the promulgation or execution of any law or the holding of any popular election. Hindi ko na po ipapaliwanag yan, pero babanggitin na lamang natin para may idea po kayo. To prevent the national government or any provincial or municipal government or any public officer thereof from freely exercising its or his functions or prevent the execution of any administrative order. 1 and 2, hindi po pasok kay Sasot. Number 3, unahin natin ang number 4 at number 5. To commit for any political or social end, any act of hate or revenge against private person or any social class, hindi pasok kay Sas. Number 5, to despoil for any political or social end, any person, municipality or province or the national government of all its property or any part thereof, hindi pasok kay Sas. Kaya ito bang number 3 ay pwedeng pumasok kay Sas Rugando Sasot?
Kasi nakalagay po dito sa number 3, to inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee. Kung babalikan po natin ang sinasabi dito ni SAS, parang hinihimok niya na magalit ang Armed Forces of the Philippines sa Congress, sa Senado at sa mga senador, sa mga senador at mga kongresista. Kasi sabi po dito, Armed Forces of the Philippines, kayo may COA audit report, pero payag ba kayo na kahit isang senador at congressman walang COA audit ang opisina nila? Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pagpapahayag. In short, hindi po ito pasok sa sedisyon. Pero pasok po ba ito sa inciting to sedition? Puntahan po natin ulit ang batas. Sabi po dito sa Article 142 as amended by Republic Act 10951, inciting to sedition. The penalty of prison correctional in its maximum period, ang prison correctional po, ito po ay pagkakakulong ng 6 buwan at 1 araw hanggang 6 taon. At hinahati po yan sa 3, minimum, medium, at maximum period. Kayo na lamang po ang humati, hindi ko memorize ang mathematics, pero hahatiin po yun sa 3, pantay-pantay po ang pagkakahati niyan. Kapag ka nakagawa ka ng inciting to sedition, probably the penalty of which is 4 years to 6 years. Ganun po maglalaro ang penalty niyan. At ang fine na nagkakahalaga po ng hindi lalagpas sa 400,000 pesos shall be imposed upon any person who without taking any direct part in the crime of sedition, that is why pinaliwanag natin sa inyo kanina, ang sedition that can be committed by rising publicly and tumultuously. Oh, yun ha, any of the objectives na binasa po natin kanina, yung 5. Pero dito, since ito po ay inciting lamang, hindi mo kinakailangan gawin yon. Should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. Kapag ka ikaw ay nag-incite na maaaring magresulta doon sa 5 objective na binanggit po natin kanina, eh pwede ka pong makasuha ng inciting to seditions. Sa pamamagitan po iyan ng mga speeches, proclamation, writings. Writings. Dito na tayo sa writings, mag-focus. Bakit writings? Kasi ito po, sinulat nitong si Sas Rugando Sasot sa kanyang Facebook page. Ang mga sumusunod, Armed Forces of the Philippines, kayo may COA audit report, pero payag ba kayo na kahit isang senador at congressman walang COA audit ang opisina nila? Ngayon, dahil ginawa niya po ito sa Facebook, it could now be related to violations of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang magiging kaso kung sakasakali is Article 12, violations of Article 142, inciting to sedition in relation to Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Dahil ito ay relation ngayon sa 10175, magiging 1 degree higher ang penalty. Kung prison correctional maximum, magiging prison mayor maximum. At ang prison mayor ay 6 years and 1 day to 12 years. Pero bago tayo mag-conclude na ito po ay pwedeng ikaso kay Sas Rugando Sasot, sasabihin ko na po kayo na hindi po siya pwedeng sampahan ng kaso. Pinapaliwanag lang natin kasi nagtatanong ito pong si Sir Benji Contreras. Para po sa kaalaman ko bilang criminologist at sa pag-appreciate ng mga binasa po natin, hindi po sapat ang pahayag po na ito para sampahan ng kaso itong si Sas Rugando Sasot ng inciting to sedition. Mas magpe-prevail po rito ang ating karapatan to speech and expression. Lahat po tayong mga Pilipino, meron po tayong karapatan na magpahayag ng ating saloobin at damdamin. At dito sa sinabi ni Sas Rugando Sasot, hindi ko siya kinakampihan, nagiging objective lamang tayo sa pagpapaliwanag, wala pa pong criminal offense sa mga binanggit niya dito. We must remember
that this law that we have read earlier is found on revised penal code that defines felony. A felony is an act or omission punishable by the revised penal code stated under Article 3 of this law. An act, ginawa mo. An omission, there is a law that requiring you to do something but hindi mo ginawa ito. Dito, walang ginawang krimen. Nililinaw ko lamang ha, bilang criminologist na nakikita ko si Sas Rogando Sasot. Ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang parte nito pong live streaming natin. Balik po tayo dito kay Sas Rogando Sasot. Ang malinaw sa akin, si Sas Rogando Sasot ay gaslighting the circumstances now between the actual controversy involving Vice President Sara Duterte, of which yung 125 million pesos confidential fund was spent for just 11 days. That is the actual controversy. At nililihis ito nitong si Sas Rogando Sasso sa pamamagitan ng mga gaslighting post na ito sa kanyang timeline sa Facebook. In short mga tol, sinungaling itong si Sas Rogando Sasot. Ano ang katibayan? Bakit po natin sinasabing sinungaling itong si Sas Rogando Sasot? Ito ang kanilang ginagamit na pang-gaslighting sa ating publiko. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, 15th Congress, Second Regular Session, began and held in Metro Manila on Monday, the 25th day of July 2011. Concurrent Resolution number 10. Concurrent Resolution maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing rules. We must remember that the word classified is different from confidential. Kapag tayo po'y nag-aaral ng maayos, dapat alam po natin ano ang ibig sabihin ng classified at ano ang ibig sabihin ng confidential. Mas mataas ang ang level of security ng confidential sa classified. Classified, pwede po itong i-access ng authorized personnel such as the Commission on Audit. Kaya nga nakalagay po mismo dito sa resolution. Sabi po dito, and, tandaan po natin itong salitang and, consistent with applicable accounting and auditing rules. Kahit classified yan, pwedeng bulat-latin yan kasi meron po tayong sinusunod na accounting and auditing rules according to no other than the fundamental law of the land, that is the 1987 Constitution. Pero bago ko po sa inyo ipakita kung ano po yung isinasaad ng ating 1987 Constitution, Article 6, Section 20, and Article 9, Paragraph D, Commission on Audit, ipapakita ko muna sa inyo ang video ng mga kongresista na ito na nagsasabi na simple lamang ang dapat maunawaan ng mga Pilipino. All the expenses incurred sa House of Representatives in general sa Congress is auditable. Panoorin po ninyo ito mga tol. Extraordinary fund. Tingin ko naman, wala namang extraordinary fund. In fact, may COA report na last year, ang savings ng House is around 4.8 billion pesos. Mm-hmm. Savings yan. Mm-hmm. So tingnan mo, kung ibang Speaker of the House yan, ubus yan. Mm-hmm. Yung savings, pwedeng ibulsa. Totoo. Pero, binalik ng ating Speaker Martin Romualdez, yung 4.8 billion. Kaya, ang hirap naman sabihin na itong si Speaker Martin Romualdez ay nagtatamasa. Mm-hmm. Dahil, bakit pa niya ibabalik yung 4.8 billion? Yeah, that's true. Well, gusto lamang nating ipaliwanag dito, ano, hindi sa pinagtatanggol po natin ng House, kahit na po 'yan kung ang word is extraordinary fund, auditable po 'yan. Subject for audit po 'yan. 'Yun po ang kaibahan. Lahat naman eh. Aha.
Lahat naman subject for audit. Baka yung extraordinary. Oh, napakinggan ninyo. Auditable po yan. Lahat naman is subject for audit. Yan ay pagdedebunk sa kasinungalingan na pinapakalat nitong si Sas Rugando Sasot. Pero siyempre, dapat meron po tayong basis. Hindi pa pwede yung chismis-chismis lamang katulad ng ginagawa nitong si Sas Rugando Sasot. Ano ang basihan po natin? No other than the 1987 Constitution. Ano po ang sinasaad ng 1987 Constitution Article 6, Section 20? Ito po, in-highlight ko sa inyo. Sabi po dito, Section 20, the records and books of accounts of the Congress. Ibig sabihin, House of Representatives and Senate of the Philippines ang binabanggit po dito, shall be preserved and be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually and an itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member. Ang liwanag po niyan, pwede po iyang makita sa Commission on Audit. At yan po ay kanilang pinapublish. Siyempre, after a while, kasi hindi naman pwedeng ngayon, papublish ka agad. Kailangan munang ma-audit yan ng ating Commission on Audit. Kaya ang pinaka-latest sa kanila, makikita nyo po yung 2020. Mamaya pupuntahan po natin ito. Another basis is this. Sabi po, sa Article 9, ito po ah, Article 9, Constitutional Commissions. Focus tayo sa Commission on Audit. Ano ang trabaho ng Commission on Audit? Relating dito sa ating pinag-uusapan. Mababasa nyo po yan sa Section 2, Paragraph 1 to Paragraph 2 hanggang Section 4. Hindi ko na ipapaliwanag, pero for the record, babasahin po natin. The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters and on a post-audit basis. A. Constitutional bodies, commissions, and offices that have been granted fiscal autonomy under this constitution. B. Autonomous state colleges and universities. C. Other government-owned or controlled corporations and their subsidiaries. D. Such non-governmental entities receiving subsidy or equity directly or indirectly from or through the government, which are required by law or the granting institution to submit to such audit as a condition of subsidy or equity. However, where the internal control system of the audited agencies is inadequate, the commission may adopt such measures including temporary or special pre-audit as are necessary and appropriate to correct the deficiencies. It shall keep the general accounts of the government and for such period as may be provided by law, preserve the vouchers and other supporting papers pertaining thereto. The commission, paragraph 2, shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination. Punta tayo na section 3. No law shall be passed exempting any entity of the government or its subsidiary in any guise whatever or any investment of public funds from the jurisdiction of the Commission on Audit. Ang linaw-linaw dito, walang anumang batas, not even this one na pinasa ng Kongreso, a joint resolution, can exempt the Congress from the auditing procedure conducted by the Commission on Audit. Kaya kalokohan ang pinagsasabi po nitong si Sas Rugando Sasot. Ngayon, dahil nagde-demand siya na dapat daw may auditing ang lahat ng senador at kongresista, kitang-kita naman po dito sa mismong Commission on Audit, calendar year 2020, itemized list of amounts paid to and expenses
incurred for each senator. Itemized list amounts paid to and expenses incurred for each House member. Ngayon, dahil mga DD sheet itong sina Sas Rogando Sasot, gamitin natin in particular ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya ay kongresista sa nakaraang Congress at ngayon Congress na 19th Congress. O, tingnan muna natin ang heading. House of Representatives itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member from January 1 to December 31, 2020. Ito na mismo ang magpapasinungaling sa sinasabi nitong si Sas Rogando Sasot na wala daw audit ang opisina nila. Meron, individually, meron pong audit na sinasagawa ang Commission on Audit sa bawat miyembro ng Kongreso. Puntahan natin ngayon si Paulo Duterte. Oh, by the way, dito muna tayo. Ano ba yung mga nasa heading? Name at district, office committee, period covered, basic salary, chairmanship, foreign travel, contractual consultants, consultative, local travel, communication, representation, public affairs fund, central office staff, other MOOE, equipment, furniture, expense, and fixtures, individual total. Oh, no other than Paulo Duterte, puntahan natin. Si Paulo Duterte mismo. Oh, eto si Paulo Duterte, oh. Nandito siya mismo. Merong individual audit ang lahat ng mga kongresista. Puntahan natin si Paulo Duterte, ang anak ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid nitong si Vice President Sara Duterte. Davao City, 1st District, kung saan po siya kongresista. Office of the Congressman, Committee on Accounts, period covered, January to December. Ngayon, ito ang gastos. Mga initial gastos po ito doon sa mga binanggit ko na kanina, ayon sa pagkakasunod-sunod. 3,542,292 pesos. 2,691,865 pesos. 1,539,960 pesos. 516,000, 1,064,040 pesos, 2,880,000, 5,090,279 pesos, 6,880,000 ang total po ng gastos at liquidated ng Commission on Audit na ginastos ng office nito pong si Congressman Paulo Duterte ay 24,204,436.75. Kaya ngayon, bakit sasabihin nitong si Sas Rogando Sasot na walang audit ang Kongreso, ang senador at mga kongresista? Napakasinungaling nitong si Sas Rogando Sasot. Kaya pag kayo'y naniwala dito kay Sas Rogando Sasot, tanga kayo. Ang taong naniniwala dito kay Sas Rogando Sasot, isang napakalaking tanga. Kasi napakasimple lang naman eh. Ito lang naman ang dapat ninyong malaman. Itong mga pahayag dito ng mga kongresista na ito. Yung tinatawag nilang extraordinary fund, tingin ko naman, wala namang extraordinary fund. In fact, may COA report na last year, ang savings ng House is around 4.8 billion pesos. Mm-hmm. Savings yan. Mm-hmm. So tingnan mo, kung ibang Speaker of the House yan, ubos yan. Mm-hmm. Yung savings, pwedeng ibulsa. Totoo. Pero, binalik ng ating Speaker Martin Romualdez, yung 4.8 billion. Kaya, ang hirap naman sabihin na itong si Speaker Martin Romualdez ay nagtatamasa. Mm-hmm. Dahil, bakit pa niya ibabalik yung 4.8 billion? Yeah, that's true. Well, ang gusto lamang nating ipaliwanag dito, ano, hindi sa pinagtatanggol po natin ng House. Kahit na po 'yan kung ang word is extraordinary fund, auditable po 'yan. Subject for audit po 'yan. 'Yun po ang kaibahan. Lahat naman eh. Lahat naman subject for audit. Baka yung extraordinary fund, baka yung 'yun yung savings. Mhm. Na sinasabi nila, mm-hmm. extraordinary fund. Extraordinary kasi
biruin mo, magbabalik ka ng savings. Tingnan mo yung history ng Congress kung may nagbalik ng savings. Ang naaalala... Tingnan mo yung history ng Senado kung may nagbabalik ng savings. Mm-hmm. Kaya extraordinary fund yan. Kasi... Wala nagbabalik ng savings ayon sa kanila maliban kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, dahil sa mga kasinungalingan ng DD sheet, nauutuloy yung ilang tatangatangang mga naniniwala dito kay Sasrogando Sasot. Meron akong ipapakita sa inyong video kung gaano kasinungaling ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun naman ay nakaraan na, nagbago ang ihip ng panahon, kinalaunan, kinalaban niya ang CPP-NPA, pero ito ang katotohanan bago siya manalo sa pagkapangulo noong 2016. Panoorin po ninyo ito, mga tol. Yan. I-advance natin. Kumusta po kayo? Ito pong nakikita ninyo ngayon, ito po ang chat, video chat nitong si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pinuno ng CPP-NPA-NDF na si Jose Marie Sison, kung paano siya nakipagsabwatan, ugnayan, kunin ang suporta ng mga makakaliwang grupo para lamang manalo sa pagkapangulo noong 2016. Meron pang ang pagsigaw ito ng mabuhay ang NPA! Mabuhay ang NPA! O, pero ito ang pinaka-ebidensya kung paano niya binubuhay ang NPA. Mabuti naman at magandang pagkakataon ito para makapagpasalamat ako sa inyo at sa Exhort Photos for Justice and Peace at kaugnay ng pagpapalaya sa limang police officers. At siyempre, papasalamat ako sa mga marami na kayong ginagawa pagtulong sa pag-release sa mga piyag at sa lahat ng inyong ginawa dati. Ano? Yung mga elite, sir, yung mga alam mo na, yung the prim and proper kuno sa ating bayan, wala namang magagawa. Sabi may growth ng 6%, wala namang kami nakikita sa baba. It's the oligarchs and the poor, wala ang middle class, everybody is suffering. Sabi ko na, this has to change. This cannot go on. We have to bring in the middle class. We have to make it stronger. So we need education, pagkain nila. And wala akong infrastructure except itong sa Greater Manila area. Maniwala kayo, pinagpapapatay nga nitong si Duterte ang mga mahihirap. Diba? Siya mismo umamin. Ginamit niya ang confidential funds para pagpapatayin yung mga nasa Dabaw. Baka ginawa niya rin yan sa pagkapangulo nung meron siyang malaking confidential funds. Metro Manila. Unahin ko muna ang education, agriculture, pati health, sir. Ang focus ko sa budget ko. These were the three. Kasi El Nino is coming in and I would need every available land na may moisture. But ang program ko, pagkatapos nito, when the rains come, I will take more attention sa agriculture, health, pati education. Education is the only way that can free the people here. Malayo masyado. Kayo naman yan, Panay, may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pag-unawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, dapat yung mga kinatawan natin ay kalagagad magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, lalong ano rin, may batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga pandaraya. Hindi sila magtatagal sa pangyarihan dahil lang hindi na pwede lukuhin yung masa sa maliwanag na sitwasyon na kay survey nila, yung laki ng mga pulong at saka enthusiasm ng masa, hindi na, the trend is there, no? Yes, sir. So, ako, sir, I am just hoping that wala nang dayaan, and we will do our best, and if God wills it, there will be a new horizon, a new sunrise for the Philippines. I will
address itong pinakababa, sir, kasi kawawa talaga. They live in squalor and blight. And I have to think very hard and think well how to remedy the situation. Opo, maganda. Magandang inyong pananaw at umaasa ko na magpatuloy yung trend at sa lahat ng kandidato, kayo yung panay pinaka-pupas sa kooperasyon at pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Meron siya? Meron akong palagay na pipilis yung pagkakaroon ng isang gobyerno ng Guam, National Unity, Peace and Development. Yes, sir. At umaasa din ganoon, kayo naman nakapagsalita ng maliwanag tungkol sa pangangailangan na magkaroon ng tunay. Okay, so much for that. Panoorin nyo na lamang yan sa mga kumakalat na video sa internet, ang kabuuan po niyan. Pero ang tanong ko lang sa inyo, magtitiwala ba kayo muli sa isang Duterte na nakikipagsabuatan sa mga kalaban ng Estado? Yan. Para lamang manalo sa pagka-presidente, nakipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF. Hindi tayo magtataka na baka sa darating na 2028, itong kandidato ng mga Duterte makipagsabuatan sa China para lamang manalo sa pagka-pangulo sa 2028. At huwag natin pahintulutan iyon, mga tol. Huwag tayong boboto ng mga pro-China na politiko. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.